Noong pong August 8 ay nilagdaan din ng Pangulo ang Republic Act 11363 o ang batas na nagtataguyod o maglalagay sa Philippine Space Agency. Kasama natin ngayon ang isa sa mga focal person at nagsulong ho ng panukalang yan sa Kongreso at sa Senado, si Dr. Rogel Marie Sese. Dr. Romar, magandang tanghali po sa inyo. Congratulations. Ah, magandang tanghali rin, Angelo. At salamat. At itong gaya nga ng sabi mo, naipasa na yung Philippine Space Agency, Philippine Space Act natin. Siguro para again maintindihan ng ating mga kababayan ang kabuluhan ng batas na ito, ano ho? Anong magiging impact nito, hindi lamang siguro sa PAGASA, kundi sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan na gumagamit ng space technology? Ito kasing RA-11363 and na nag-recreate ng Philippine Space Agency under the Office of the President, ito yung magiging daan ngayon para ang bansang Pilipina, ang bansa natin ay makagamit ng mga technology at magamit para sa mga iba't ibang ahensya tulad ng national security, communications, environmental monitoring and disaster risk reduction and management. So marami itong mga aplikasyon na siguro hindi lang napapansin ng or nakikita ng mga mamayang Pilipino na magiging maidudulot ito na maganda sa ating bansa. Alam naman natin na tayo eh nakapag-launch na ng microsatellite sa Dr. Romar, ano ho? Ito bang pagtatayo ng Philippine Space Agency ay magiging daan para eventually tayo ay makapag-launch din ng sarili nating communication satellite? Oo, kasi isa sa mga plano dapat ng Pilipinas ay magkaroon nga tayong tinatawag na sovereign telecommunication satellite. Ito yung ibig sabihin, ito yung telecommunication satellite na pag-aari mismo ng bansa natin na magagamit natin sa lahat ng bagay na sa mga bagay na kailangan natin tulad ng pag-link ng iba't ibang isla ng Pilipinas. So through the telecommunication satellite, mabubuo o malilink na ngayon lahat ng bayan at barangay sa buong Pilipinas, kahit kaya pa kalayo. Pero Dr. Romar, ngayon kasi di ba bumibili tayo ng mga impormasyon mula doon sa mga satellite na may mga available information o data para sa atin. Hindi ba mas magastos kung maglo-launch tayo ng ating sariling satellite? Actually, yun yung tinitingnan na iniisip na magastos yung satellite. Pero kasi kung titingnan natin kung magkano ba yung binibili natin na services versus dun sa cost na isang satellite, mas makakamura pa rin ng Pilipinas at magiging mas makakatipid pa rin ng Pilipinas kung magkakaroon tayo ng sariling satellite. At marami tayong magagawa na hindi lang hindi tayo reliant ngayon or hindi tayo umaasa sa ibang bansa. Hindi, tsaka in terms siguro of security, ano, makakasiguro tayo ngayon na mas tatatag ang ating seguridad, hindi lamang sa lupa, ano, hindi lamang sa karagatan, kundi maging sa kalawakan. Tama yun. So yun nga, dahil sa telecommunications, meron tayong magkakaroon tayong secure military communications. Makikita na natin kung anong nangyayari sa paligid natin sa West Philippine Sea at sa ibang dako pa ng bansa. National security na magkaroon tayo ng ganong kapasidad or capability para matugunan yung mga pangangailangan. Sa buong Southeast Asia, pang-ilan na ang Pilipinas sa merong ganitong klaseng programa? Sa Southeast Asia, medyo nahuhuli tayo actually. Ahead lang tayo ng Cambodia, Myanmar at Laos na wala pang space agency. So yung mga karating bayan natin, tulad ng Thailand, Malaysia, Indonesia, Vietnam, meron na silang mga space agency dati pa kasi nakita na nila yung kahalagahan ng pagkakaroon ng National Space Agency para sa kanilang bansa. Kahit nga yata Bangladesh, tinalo na tayo, di ho ba? Oo, ang Bangladesh, meron na silang sarili nilang sovereign telecommunication satellite. Tayo, wala pa tayong ganun. So medyo malayo-layo yung kailangan natin na mag-catch up sa ibang bansa. Pero kasi ang kailangan dito is tugunan muna natin kung ano yung pangangailangan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno pagdating sa space technology and application. Okay, kung hindi problema, hindi issue ang pondo dahil sabi nyo nga mas makakatipid tayo kaysa bumili ng mga data, what about human resource? Kasi ang alam namin, Dr. Romar,
Kayo, halimbawa, bilang dalubhasa sa larangang ito, yung mga astrophysicists natin, tatatlo lang kayong Pilipino na katulad ho nito at yung iba yata nasa ibang bansa pa. So, paano human resource? Ano ang magiging programa natin para tugunan ang kakailanganing manpower dito ho sa mga programang ilalatag ng Philippine Space Agency? Ito kasi yung human resources natin. Actually, marami na tayong mga eksperto na marunong sa remote sensing, sa communication, sa physics, sa engineering, na kumbaga meron ng kapasidad or capability na maging bahagi ng Philippine Space Agency. Pero meron din tayong mga university na nag-o-offer ng degree programs tulad na lang ng Ateneo de Davao University na meron silang BS Aerospace Engineering. So ngayon, unti-unti, niro-roll out ngayon yung mga kakailanganin in the future para sa human resources ng Philippine Space Agency. So kasama na dyan yung pag-offer ng scholarships, pag-suporta sa mga iba't ibang universidad na gustong magkaroon ng programa related to space technology. Pero as of now, meron na tayong mga tao na kayang simulan ang ating Philippine Space Agency. Maraming mga magulang, syempre, interesado yung kanilang mga anak maging astronaut pagdating ng panahon. Kung kayong tatanungin, Dr. Romar, ano yung mga karera na dapat nilang pagtuunan ngayon, lalong-lalo na yung mga nasa high school pa lamang o senior high school? Siguro, yung karaniwan na fields na pinupuntahan pag-related sa space, ito yung mga nasa STEM fields or yung science, technology, engineering, and mathematics. Mm-hmm. So, nandiyan yung physics, engineering, mathematics, at iba pa. Pero meron din kasi may mga fields din tulad ng space law and policy or space medicine na pwedeng maging daan para mainganyo rin ating mga batang Pilipino na pumunta sa field na to. Nabanggit nyo rin dati, kinakailangan natin ng space diplomat. Yes, so yung space diplomacy kung tawagin na ito kasi yung ang space kasi hindi lang yan tungkol sa agham, hindi lang tungkol sa agham at teknolohiya. Meron din yan mga international obligations and commitments kasi nga ang sinasabi natin na ang space is a common heritage of mankind. So kung anong gagawin ng isang bansa pagdating sa space, makaka-apekto to sa ibang bansa ng buong mundo. So, kailangan in the aspect. Dr. Romar, sabi nyo nga, masyado na tayong nahuhuli at necessity na ang pagkakaroon ng Philippine Space Agency. Tanong, kailan ho ito mailalatag? Kailan ho ito magkakaroon ng angkop na opisina? Kailangan pa ba ng implementing rules and regulation? Alinsunod sa pinagtibay na batas? Ayon sa RA11363, merong 90 days para gumawa ng implementing rules and regulation. So ito yung magiging balangkas ngayon kung anong magiging paano yung ipapatakbuhin ang Philippine Space Agency. Pero bago tayo dumating sa puntong yon, kailangan meron munang mamuno sa Philippine Space Agency. Yun yung Director General na ayon din sa batas, kailangan i-appoint din ng presidente ng ating bansa. Aha. Ito ba eventually magkukonsolidate sa NAMRIA, PAGASA at ng iba pang mga space agency? Doon sa nakalagay sa batas, hindi naman kukunin ng Philippine Space Agency yung mga mandato nitong mga ahensyang. Pero ang mangyayari ay i-coordinate lang lahat ng mga space-related activities mula sa iba't ibang departamento para lang ma-ensure na cohesive at sama. Cohesive yung strategy, isa hindi nagkakaroon ng duplication at magtutugma-tugma lang mga programa na para kumbaga magiging synergistic ang application or ang existence ng space program natin. Kabisaduhin ninyo ang mga programa ng ibang bansa pagdating ho sa space program. Ano? Kung kayong tatanungin, after the signing of the law, ano ang timetable na inaasahan natin bago tayo makapaglunsad ng ating sariling rocket? Ngayon kasi yung teknolohiya para mag-develop ng rocket, medyo marami-rami nang gumagawa. No, hindi lang yung malalaki, pero hindi mga tinatawag natin mga small satellite launchers o yung maliliit. So, given na maayos natin yung arrangements with the providers or mailatag natin yung magiging launch site natin sa Pilipinas, ang pinakamaaga nito ay within 3 to 5 years kaya natin mag-launch mula dito sa ating bansa. So, hindi na aabutin? So,
hindi na abutin ang pagtatapos ng administrasyon ng Pangulong Duterte? Oh, pero medyo ano, kailangan natin na maging masigasig at mabilisan yung pag-ano doon. Kasi may, hindi lang technology yung issue dito eh. Kasi may mga, gaya na sila, may mga diplomatic at legal issues din na kailangan ayusin para maging ganap yung space launching natin. Oho. Dr. Omar, ang sabi niyo nung huli tayo nag-usap, isa sa mga nakapagdudulot ng excitement dito sa pagpapatibay ng batas na ito, eh yung natukoy na lugar dito sa Pilipinas na pupwedeng magandang launching pad ng mga rocket, hindi lamang para sa Pilipinas, kundi sa buong Southeast Asia. Yun ho ba eh pwedeng ilatag within the term ng Pangulong Duterte? Yung paglatag ng ano ng spaceport o yung launch site natin, kaya naman gawin kasi nga na-identify na namin kung saan yung posibleng maging launch site ng Pilipinas. Siguro pagkakaroon ng Philippine Space Agency, yung magiging daan para may execute na yung mga ganong plano. At kasi yung mga ibang stakeholders natin ay mga nakaabang na rin dahil gusto nga nilang maging parte nito at mag-generate din kasi ito ng economic growth at saka employment para sa ating mga kababayan. Magiging mas mura ba ang paglo-launch ng rocket kung manggagaling sa Pilipinas dito sa site na sinasabi ho ninyo sa sandaling maitayo ito? Pag dito kasi sa Pilipinas, medyo mas malapit tayo sa equator. So, para mag-launch tayo ng rocket, ay kumbaga mas less yung fuel na kailangan nating gamitin. So, makakit mas mura at maging mas matipid para sa atin at sa ibang bansa kung dito sila sa Pilipinas mag-launch. Sa latitude kasi ng Pilipinas, meron na tayong more or less dalawang major launch site pa na halos kapareho din natin yung ano, yung infrastructure, yung lokasyon. Ito yung isa sa India at saka isa sa South America. So, ito yung mga magiging tatlong bansa ngayon, kasama na tayo doon, na magiging major players in the future kung magawa natin ito ng maayos at tama. Dr. Omar, kayo naman ito nakakaalam dito sa mga location na ito, dito sa mga technicalities na ito. Interesado ba kayong mamuno sa Philippine Space Agency kung sakasakali? Kung bibigyan ng pagkakataon at namamuno sa Philippine Space Agency, handa tayo para ano yun, para tugunan ang tawag ng pagsiservisyo at paglilingkod. Oy, sana nakikinig ho yung Malacanyan dahil baka mamaya kung sino-sino namang ilagay dyan. Parang Department of Agriculture, tatlong taon yung nasayang. Ano ha? Anyway, Doc, maraming salamat at again, congratulations. Ngayon, finally, nasa mundo na ng space program ang Pilipinas. Seryosong programa ha, dahil talagang naglatag na ng isang ahensya. Yes, so ito ay isang malaking tagumpay sa sambayan ng Pilipino na magiging meron na tayong isang bagong avenue or at bagong ahensya na magsusulong para mapaunlad ang ating bayan at ma-ensure ang ating seguridad at saka kakayahan. Dr. Omar, maraming salamat po. Magandang tanghali. Maraming salamat rin ang halo at magandang hapon sa inyo. Si Dr. Omar Sese po ay isa lamang sa tatlong astrophysicist na nandito sa ng Pilipinas. Yung iba nasa ibang bansa, pero siya nandito sa Pilipinas. Kaya yung pangarap po ng mga magulang dyan na darating ang panahon ng kanilang mga anak o apo, maging astronaut, malapit na po sa katotohanan.